Daily News. Bagamat dalawang taong nagsara ang face-to-face classes dahilan sa pandemya, hindi pa rin natinag ang hiyawan na tuwa ng BUENYO sa pinakabangang Bicol University Olympics na ginanap nito ang Oktubre 26 hanggang 5 ng Nobyembre 2022. Isa na rito ang dedikasyon ng mga atleta sa kani-kanilang istorya habang binabantay ang pinakamalaking hamon para harapin ang kampiyonato. Kalakip ang determinasyon, tapusin ang laban ay inilahad ng mga manlalaro mula sa College of Arts and Letters ang kanilang mga naging karanasan na tumahak sa kanila sa nasabing kompetisyon. Nakakaba. Opo, nakakaba. Ayon kay Jomar Borromeo ng Bipea 1B at isang atleta na lumahok sa sports category na arnis, isang karangalan ang irepresenta ang kanilang kolehiyo bilang gold champion. Dagdag niya pa'y first time niyang lumahok bilang manlalaro sa antas ng kolehiyo kaya nakaramdam siya ng kaba at agam-agam. Sa umpisa ay naisip niyang maaring matalo siya, ngunit lakas loob pa rin siyang lumaban at dito na niya nakamit ang championship. So inisip ko na baka matalo ako rin dito. Mapahiya lang ako. Sa larong ito, nakuha ko yung pinakampanalo na naging gold. And masaya ako na inirepresent ko yung college ko as a gold medalist. Isa sa estratehiyang ginamit ni Borromeo ang leksyon na pagiging sportsmanship na kung saan bilang isang manlalaro, hindi mainam ang gamitin ng pagkapikon kahit sa anumang laban. Sa kabila naman ng hamong nabigyan lamang ng maikling panahon at hindi gaanong nakapagsanay dahilan sa paghahanda sa midterm examination ay hindi nagpatinag si Giselle Barnedo, isang sophomore sa kursong BA Communication. Batay sa panayam, nanonood lamang siya ng YouTube tutorials upang matuto sa sasalihan niyang athletics throw nang hindi inakalang makukuha niya ang ikatlong pwesto kahit pa kulang ang kanyang preparasyon. Nanonood ako ng YouTube tutorial, yung mga bagong strategies na pwede kong magamit. Sumakatwid ang pagkatalo naman ng ginamit na inspirasyon ni Jenry Francis, isang estudyante ng kursong Bipea na lumahok sa kategorya ng basketball. Mula sa kanyang komento, siya ay nabigla ng hindi inaasahang malalakas ang kalaban at aminado itong nagkaroon ang kanilang grupo ng mga pagkakamali sa mismong laban. Gayunpaman, mapagkumbaba niyang ibinahagi na huwag damdamin ang pagkatalo sa halip ay magkaroon ng kumpiyansa sa sarili upang mas lalong humusay sa nasabing larangan. Yun lang, be confident lang lagi, heads up, lalo na sa court, huwag kayong laging nakayuko dahil nakakababayan ng moral. Hindi naging madali para sa mga atleta ang kabuang hakbang upang tuluyang matanggap ang resulta, ngunit para sa kanila, manalo man o matalo, ay may karoon na sila ng malaking eksperyensya na hindi kailangan may pagbubakbakan. Mula dito sa Bicol University, Rhea Andrayala nagbabalita. Bicol Daily News.